guys, welcome back to my channel. So this video is highly requested and yeah, this is another scent box. So today I will be sharing with you my favorite gourmand scent. So this will be an updated version because meron akong nagawa I think year ago or almost a year ago. Meron akong nagawa na favorite gourmand scents pero gusto nyo ng updated and ito yung mga bago ko lang nakuha. But heads up guys, most of these are rare. So medyo mahirap na silang hanapin. So after this video, pwede nyo nang simulan yung paghahan itong mga scents na to because sabi ko nga sa inyo, I'm rare na sila, hindi na sila usually binabenta sa market or kung meron man yung mga repackaged na. So most of these are ito yung mga luma or yung mga OG na packaging. So ipapakita ko sila sa inyo. Yung mga gourmand scents na to, most of these are warm, medyo cakey and vanilla. So mas magagamit natin sila sa malamig na panahon. And today, specifically ngayong mismong gabi, medyo umuulan kasi. So ayun, naisip ko na ilabas sila at gamitin. And why not na mag-create na rin ako ng video. Sinasabi nyo nga is gusto nyo ng updated version. So ayun, today isi-share ko na sila sa inyo. I have here the 6 scents and also yung mga scent notes nila. So yeah, isa-isahin natin sila. But before that, a quick shout-out muna sa Sell of Bid for sending these accessories na suot ko, these earrings, and also this pair niya na necklace. I will link their shop sa description box, but if ever na nagustuhan nyo or interested kayo, matingnan nyo sa shop yung mga items na meron sila doon. So, Sell of Bid is a local hand-knitted jewelry brand na makikita ninyo sa Shopee, also sa IG. So, if ever na you want to support local or mahilig lang kayo sa mga bida jewelries, check nyo sila. So, yan. Proceed na tayo. Meron ako dito again, 6. Unahin ko na ito. Hindi siya super rare kasi meron siyang new packaging. I think ito yung mas luma na packaging. Meron na tong parang dalawa na version. Pero, na-try ko na yung pinaka, yung latest na packaging niya, which is yung color yellow and medyo light na siya. So, nung una ko siyang naamoy, hindi ako nakapag-decide agad na kunin siya kasi nga naisip ko na parang light siya as a gourmand or warm scent. But, these Christmas cookies, ayan, I got this in this OG lumang packaging. So, Christmas cookies has notes of cookie dough, almond biscotti, and caramel woods. So, this is, again, the older packaging of Bath & Body Works na Christmas cookies. Yung new packaging nito is, I think, yellow. Yung transparent, and again, na-try ko na yun. Malayo, medyo, yung difference nila. Scent-wise, hindi naman siya ganun kalayo, but the longevity and yung kanyang projection, medyo mahina yung bagong packaging. Kasi ganun naman talaga si Bath & Body Works. I don't know why. Pero every time na nag-repackage sila, or nagkakaroon ng bagong version, mas light yung nangyayari. I don't know kung bakit nila binabago yung formula. But ayun, etong scent na to, again, this one is Christmas cookies. I had this before sa shower gel and super nagustuhan ko yon. Pero, I don't know, hindi ako nagka-interest dito. But, nung binalik siya dun sa yellow, parang naging interested ako yung bagong packaging nga. Tapos, ayun, tinry ko siya. And then, marami nakapagsabi na better daw yung packaging na to. So, luckily may nag-alok sa akin si Jessa Hunsai of Mini Broom Parfum. Link ko siya sa baba. Meron siyang Shopee, pero I don't think meron siyang binibenta na full size nito as of now. Pero, pwede nyo siyang i-message via Shopee. Ayun, maghintay kayo if ever na makakasource siya ng ganito packaging. Again, this Christmas cookies has cookie dough, almond biscotti, and caramel woods. Medyo matagal ko na siya na nakita sa review ni Natalie. Si Natalie Grace, if you are watching her, Italian na YouTuber. So, ayan. Lagi niyang pinapakita to and sabi niya, super love daw na to. This one smells like straight up warm cookie scent, like almond cookie. Very warm yung scent na to. Very delicious. Something that you can wear kapag nasa bahay kayo, like nag-chill kayo or by night time. Pwede rin kapag yung mga gantong panahon, yung maulan, like yung super lamig, mag-stay lang kayo sa bahay, like mag-movie lang kayo. Actually, most of this, ganong vibe yung ino-offer nila. This is super nice. This projects well and this lasts really long time. Especially eto nga, itong lumang packaging. So, if ever na makakahanap kayo ng ganito, eto na lang yung kunin nyo kaysa dun sa newer packaging. Pero yun, super like ko to because this is warm, very delicious yung scent na to. Something na nakakagutom. Like, isa siya sa mga on point na amoy pagkain talaga. Wala siya masyadong ibang notes, like wala siyang parang fruity aspect, ganun. Just straight up almond cookie. Very delicious. Parang yung aroma nung freshly baked cookies from the oven. Ganun yung makukuha mo sa kanya.
Super nice nito, guys. Ano siya? Almond cookie scent. So, kung mahilig kayo doon sa mga straight up, like, warm scent, eto, si Christmas cookies, masasuggest ko sa inyo. So, now, proceed na tayo sa kakambal niya. Ayan, para sila ng packaging from same collection. This is Santa's Blueberry Shortcake, also from, sorry, Shortbread, also from Bath and Body Works. Ayan, magkamukha sila. Siyempre, different color lang. Same collection sila. Medyo matagal na din to, and yes, this is rare. Wala pa siyang repackage. Hindi pa siya inlet nilalabas ni Bath and Body Works. Bath and Body Works, baka naman. So, this one is Kakambali Raspberry Jam Donut. If you are familiar with that, another rare scent from Bath and Body Works. Amita's Baked Blueberry, Crumbled Shortcake, and Whipped Cream. So, this one naman, kung si Christmas Cookies is straight up warm cookie scent, this one naman, it has a fruity aspect from the blueberry scent. So, yung blueberry notes niya, ayun yung makukuha natin on the opening. Unlike this one, na straight up almond cookie scent siya. And this one, yung opening niya talaga, very close sa raspberry jam donut. Like, very berry scent siya sa una. Actually, nung una ko itong naamoy, naisip ko, okay, parang normal na fruity scent. But, wait for it to dry down. Para siyang amoy, ano, parang yung mga, ang tawag dito, para siyang nag-aamoy yung mga blueberry cheesecake, ganun. Meron siyang parang, I don't know, mahirap siya explain, meron siyang medyo cheesecake vibe sa huli. Para siyang yung may graham, ayan, meron, ano ba notes nito, wait lang. It has crumbled shortcake and whipped cream, ayun. As this one is drying down, yung berry scent na yun, nagta-transform siya sa parang cheesecake na scent. I don't know, ganun na kukuha ko sa kanya. Parang mixture of berry and graham cracker with whipped cream. Ganun, yung parang, alam niyo yung parang durog na graham, yung nakalagay sa blueberry cheesecake. Mabango yung scent na to. So, if you want something na medyo mas lifted, kasi si Christmas Cookies, very straight or linear siya na warm almond cookie scent. Pero kung gusto nyo ng something, merong fruitiness sa una or yung medyo may lift na magagamit nyo by daytime or kaya kahit hindi masyadong, alam nyo yun, kahit hindi masyadong malamig, like parang normal na, alam mo, medyo mainit na araw sa Philippines. Ang magagamit nyo, mas magagamit nyo si Santa's Blueberry Shortbread. Same sila, maganda yung projection nila and also longevity. Factor na rin kasi siguro, medyo matagal na silang scent and gano'n naman talaga. Yung mga lumang scent, ayun, sila yung mas nagtatagal. So, ayun, si Santa's Blueberry Shortbread, safe siya by morning. Pero if you want linear na warm scent, si Christmas Cookies. Pero kung si Raspberry Jam Donut, di nyo na siya mahanap. Pwede kayong mag-resort kay Santa's Blueberry Shortbread. Yun nga lang yung difference nila is, eto, si Santa's Blueberry Shortbread, mas lamang siya sa pagiging, ano, pagiging bread scent. Like, mas lamang yung pagiging cheesecake scent niya. While si Raspberry Jam Donut, mas lamang yung pagiging berry and fruity scent niya. So, alin man dito sa dalawa, sa Christmas Cookies and Santa's Blueberry Shortbread, mag-work if mahilig kayo sa gourmand scent. Pero, ayun nga, depende na lang if you want linear scent or if you want something na merong fruity aspect. So, ayun yung dalawa from the Christmas collection of Bath and Body Works. Now, punta na tayo sa Bake Shop collection. This is my favorite collection among lahat ng inirelease ni Bath and Body Works. So, my favorite among that is, alam nyo na yon, yung Strawberry Pound Cake. Pero hindi yung Strawberry Pound Cake from that collection na ipapakita ko sa inyo. So, I have here this. Ito yung last kong nakuha. Kasi nung inirang ko sila parang year ago, ito yung pinaka-last. Ito yung nag-rank for dun sa Bake Shop collection. So, this is the Coconut Cream Pie. But I don't know, for some reason, parang bumabalik ako dun sa mga straight up warm scent and na-intrigue ako sa kanya na gusto ko na siya biglang kunin in full size. Plus, gusto ko kasi makompleto yung Bake Shop collection since sabi ko nga sa inyo, that is one of the best collection of Bath and Body Works. So, this coconut cream pie, it has toasted coconut flakes, caramel custard, and golden pie crust. This one is, nabili ko lang siya as pre-loved. Ayun, medyo may dent or may bawas na siya nung nabili ko siya. So, this one, ito yung isa sa pinaka-strong na scent from the Bath and Body Works. This is straight up, parang shaved, alam nyo, toasted coconut. Like, yung coconut talaga na nakalagay sa mga pie, ganyan. Very toasty, almost parang may nakukuha ko ng bitter scent sa kanya. Almost parang siyang coffee scent. But as this one's drying down, nagme-mellow down naman yung pagiging bitter scent niya. Kasi, ewan ko, di ko alam kung saan siya nagkagaling. Maybe
overly toasted coconut flakes siya. For me, ano siya, very, ano, matang-matapang na may pagka-bitter yung scent na to. But pag nagda-dry down siya, nagme-mellow down siya, and mas nakukuha mo na yung golden parang pie crust, like yung crusty na part nung ano, nung mga buko pie, ganun. This one is nice, mag-work siya kapag super lamig or panggabi. I don't think na magagamit ko to by morning, though may mga nababasa ako na ginagamit nila to by morning. Pero ako personally, mas ginagamit ko siya sa gabi. Projection and longevity wise, this one is straight up 10 over 10. Sobrang lakas niya, like kaya nga pinanghuli ko siya, medyo na-offend ako doon sa scent niya. Like, kapag nag-spray siya, ang tapang nung dating niya sa akin. Pero, yun, pinapa-dry down ko na lang siya. And hindi ko na lang siya ino-overspray. And kung i-compare ko sila, parehas kasi sila na straight up warm scent ni Christmas Cookies. This one is more of a parang mellow almond cookie scent. Well, this one, meron siyang parang touch of coffee na very toasty na scent. So, si Coconut Cream Pie, nice din siya. Yes, it is a good gourmand scent. Kung humahanap kayo ng, alam nyo yun, parang magagamit nyo ng by malamig o kayo magtatagal talaga sa body. Si Coconut Cream Pie, masasuggest ko sa inyo. So yeah, ayun yung bagong addition from my collection. Kinompleto ko na si Bake Shop Collection, guys, kasi super, super love ko siya. Now, proceed tayo sa pang-apat. Ito, another pang-last. Actually, hindi naman pang-last, pero hindi ko siya naging hype agad. Parang binili ko to sa fall collection ni Bath & Body Works, yung gourmand version. Ito si Pumpkin Pecan Waffle. Kung matagal na kayo nanonood sa akin, palagi ko sinasabi dati that I'm in search of something na amoy Belgian waffle, yung nasa mall, yung mga stall. Kasi super, super favorite ko yung amoy or yung alam niyo yung vibe kapag napapadaan ako doon. So this one has maple syrup, golden waffle, pumpkin spice and brown sugar. So etong scent na to, di ko agad siya nagustuhan kagaya ni Coconut Cream Pie because I find this too parang offensive and too loud for my preference. But surprise, ayan, binili ko siya in full size. I don't know, kasi nga parang gusto ko, nagki-crave ako sa mga scent na super warm ulit. This one is eto, very crusty yung scent niya, very toasty. Eto naman, very syrupy yung scent niya. So, yung maple syrup, like yung sweetness, yung parang honey, yung caramelized na amoy, ganun yung meron sa kanya. Both sila warm and strong, pero ayun, yun yung pinagkaiba nila. This one is very syrupy, very ano yung amoy niya, very caramelly, very thick yung amoy niya. I think I actually prefer pumpkin pecan waffle more than the coconut cream pie. Kasi parang may something sa kanya na mixture ng warm as in freshly baked na waffle and yung maple syrup. Ang bango nito guys, something na, again, masusuot mo for malamig na panahon o kaya yung chill lang, ayan. Pwede rin siguro pag pang-alis, like mga movie, ganun. But for formal occasion, parang wala dito yung mga ganong scent. Pero ayun, super love ko din to. I don't know, nagugustuhan ko siya ngayon, pero nung una ko siyang nireview, di ko agad siya nagustuhan. Parang nung binili ko to, nag-post ako, and then may nag-comment nga na na-surprise sila kasi binili ko siya more than the yung cupcake, yung pumpkin cupcake. Eh, nasabi ko na dati na hindi ko to gano'n nagustuhan. Reason lang kung bakit hindi ko siya gano'n nagustuhan is because this one is too straight up warm for my preference. Pero sabi ko nga sa inyo, bumabalik ako dun sa mga super, super warm. So, another, meron pa tayong dalawang scent and ito, mga gem din sila and mahirap na din silang hanapin guys. So, gagalingan nyo lang talaga. So, ayan. Parehas sila from the same collection. Ayan. Guys, tada! Surprise! 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 Alam nyo yan, super tagal ko na hinihintay na mapapapunta sa collection ko si Bath & Body Works Confetti Cake Pop. Like, ito yung scent na biggest dream ko na mapa-add sa collection ko. Luckily, may nag-message sa akin via messenger. Sobrang na-surprise ako, ayan. Binibenta niya to for pre-loved and medyo may bawas na siya. Actually, di ko siya masyado ginagamit. Kasi this one is rare. Ang hirap na niya talaga hanapin. For around 1,000 peso na siya binibenta. And super lucky ko dun sa, ayun, yung naging online friend ko na yun. Kasi binenta nga niyo to sa akin ng very mura lang. So, ayan, I already have confetti cake pop. Alam niyo, sobrang laki ng sisi ko. Kasi nung bago pala ako nagko-collect, may mga nag-aalok sa akin ito. Around 400 lang. And hindi ko binibili. I don't know why. Pero ayun, ngayon, naging rare na siya. And around 1,000 peso na siya binibenta. Pero yung iba, binibili pa rin nila.
especially yung mga collector na talaga. So this is confetti cake pop from Bath and Body Works. So notes nito are a cheerful confection of creamy cake frosting, rainbow sprinkles, and vanilla bean. This one, meron siyang resemblance actually kay coconut cream pie. But this one, ang pinagkaiba lang nila, ito very toasty and very crusty. This one is buttery. Like this one is a milder version of the coconut cream pie. So if ever na medyo sensitive yung pang-amoy nyo, but if you want something gourmand, ito yung mas masasuggest ko sa inyo. Mas safe siya. This one is really buttery, very delicious. Actually, may amoy din siya konting-konti na popcorn. Vanilla frosting, yung pinakang notes niya, and parang warm cake. Very straight up buttery cake yung scent niya. Sobrang bango nito, guys. Very safe siya. I feel like this will work even in daytime. Hindi kasi siya super offensive as in panggabi lang. Kahit medyo maparami yung spray mo, okay lang. Pero I don't think nadadamihan ko yung spray ko sa kanya. Because sabi ko nga sa inyo, rare na siya, mahirap na siya hanapin. So si Confetti Cake Pop, super, super love ko siya. Actually, alam nyo ba, nung hindi ko pa siya nabibili in full size, bumili ako ng 3 bottle ng 10ml decants niya kasi gusto ko siya lagi naaamoy. So, ayun. Gusto ko meron ako sa kanyang, sa collection ko. Gusto ko meron akong ganito sa collection ko. And yun nga, ang hirap niya hanapin. So, thankfully, may nagbenta sa akin. So, shout out to you, sis. Thank you so much. So, yun. Si Confetti Cake Pop, ano siya, buttery, cakey scent, ayun. So, now proceed tayo. Ito yung top 1 scent ko from Bath & Body Works. And still, di pa rin naman nagbabago. Though, feeling ko marami na siyang kahanay or kapantay. So, this is the Bath & Body Works Strawberry Pound Cake. Ang notes ni Strawberry Pound Cake are fresh strawberries, golden shortcake, and whipped cream. So, this one, para siyang si Santa's Blueberry Shortbread. Meron din siyang twist. Something na masusuot natin by morning. So, this one is an all-around scent like morning. Today, pwede malamig, pwede mainit. This one, ang sabi nila, amoy daw to monami, like yung candy na strawberries and cream. But for me, amoy siya strawberry cheesecake. This one is super, super nice. Especially yung packaging na to. I feel like mas nagtatagal siya more than the Strawberry Pound Cake Ian Bake Shop Collection. Ayan, mas nagustuhan ko yung scent na to. Ito kasi yung OG, like ito yung original na Strawberry Pound Cake. This one is super nice. On initial spray, meron siyang parang sweetness of strawberry, parang freshness, ganyan, very lively, very happy, and very young. Pero kapag nagda-dry down na siya, dun mo na makukuha yung parang strawberry cheesecake scent niya. Like yung base note niya na, wait lang, yung base note niya na golden shortcake, ayan, dun mo lang siya makukuha by the dry down. Pero yung initial spray niya, very fresh and sweet strawberry. This one is a nice, parang teenager scent, like yung mga high schooler o kaya yung mga college students. Feeling ko super magugustuhan nila. Matamis siya, tapos parang very pleasing, so hindi siya mahirap mahalin. Marami akong alam na super love nila si Strawberry Pound Cake, though merong ilang konti na tao na sabi nila medyo syrupy siya, parang medyo amoy gamot siya, maybe because of this strawberry note. Pero for me naman, hindi naman. Nag-fade naman kasi yung fresh strawberry scent niya, and nagkakaroon na siya ng parang vibe ng shortcake, so feeling ko, balance naman siya. Super love ko si Strawberry Pound Cake. I don't know. Siya yung scent na paulit-ulit kong bibilin. Actually, this is my third bottle of the Strawberry Pound Cake. Meron akong first sa kanya, yung chalkboard, yung farmhouse collection. I also have the bake shop collection, Strawberry Pound Cake. And ito yung pangatlo ko, which is the Strawberry Pound Cake na OG or yung original. Silang dalawa yung magkasama sa collection. Meron pa tong isang kasama, si Margarita Cupcake. I tried that sa decant, pero di ko siya nagustuhan. Because, though mabango siya on dry down, meron siyang cupcake note or cupcake na scent. Pero yung initial spray niya kasi is margarita and si parang citrus, orangey, ganun. Medyo maasim siya for my preference. So, yun, di ko siya kinuha. Pero itong dalawa, super, super na love ko. So, para doon sa mga nag-aabang ng aking updated gourmand scent favorites, eto na po yun. Meron ako anim. Actually, medyo marami pa. Pero eto talaga yung mga cream of the crop. And kung ipaparank nyo sila sa akin, guys, medyo mahirap to. Pero sige, wait lang. Ayan. Feeling ko, for my top 3, ano ba? For my top 3, I feel like si Christmas Cookies, yung pang tatlo. Kasi, ewan ko, something unique din siya. Though linear siya, pero ang bango kasi nung parang almond cookies, ang bango niya. And then for top 2, we have Confetti Cake Pop and still Strawberry Pound Cake. Actually,
pwede ko naman silang ipagtay sa tig 1.5 sa gitna. Ang feeling ko lang kasi mas safe to by summer, by, alam mo yun, tag-ulan, by morning or by evening. Parang mas wearable si strawberry pound cake. Pero considering na this is rare and super hard to find, ayun, top 1 din siya. So, they are 1.5. O, di ba? Parang ranking lang sa school. So, ayun. Basta silang tatlo yung aking cream of the crop. Pero, actually, sa dami kong scent, medyo madami yung scent ko, ito talaga yung cream of the crop. Itong anim yung favorite, as in favorite gourmand scent na meron ako sa collection ko. I'm sorry kung, alam nyo, hindi ako masyado nagdi-detail because it's already 1 a.m. at may pasok ako bukas. Naisip ko lang na mag-film kasi nga, medyo uulan ngayon and gusto ko na gumamit ng gourmand. And naalala ko, you've been asking for an updated gourmand scent. So, ayun. Siningit ko lang. So, sana na-enjoy niyo yung video na to and sana nakabudol ako sa inyo. Guys, galingan nyo maghanap. Tiwala lang, mahanap nyo rin yung mga, alam yun, yung mga gusto nyo na rare scent. Kasi ako, unti-unti ko nang nahanap yung mga rare scent na gusto ko na mapanagdag sa collection ko. So again, thank you so much for watching. We are super, super close to 2,000 and I can't believe na merong 2,000 tao na nakasubscribe sa akin, nanonood. Actually, 1,998 lang. Kasi meron akong 2 accounts na nakasubscribe, of course, sa sarili ko. Pero again, thank you so much sa 2,000 love, sa mga panonood nyo palagi. Kahit di ako masyado nakakapag-upload kasi medyo marami kaming ginagawa. Especially nung March, I feel like di ako nakakota. Di ako nakasampung video for the month of March. Pero super happy ko pa rin sa support na ipinapakita ninyo. Sana huwag kayong magsawa. And then, thank you so much for watching. Always keep safe. Please subscribe to my channel, like this video. Bye!